daanan mo lang, huwag tambayan. Kapag nakasakay ka sa LRT o MRT, marinig mo ang ganito. Paparating na sa susunod na istasyon. Ang susunod na istasyon ay Cubao Station. Kung hindi Cubao ang iyong destinasyon, hindi ka pa bababa. Mananatili ka sa loob ng tren at dadaanan mo lang ang bawat istasyon hanggang sa makarating ka sa iyong pupuntahan. Ang buhay ay parang pagsakay sa LRT o MRT. May mga madadaanan kang istasyon sa buhay. Minsan, mapapaisip ka kung ano ang susunod na istasyon na madadaanan mo. Kahapon ay masaya ka. Masaya ka pa rin kaya bukas? Nung isang araw ay malungkot ka. Puno pa rin ba ng kalungkutan ang susunod na istasyon? Kung naghihirap ka ngayon, kapatid, huwag mong isiping mananatili kang mahirap. Dadaanan mo lang yan. Kung mabigat ang iyong problema sa ngayon, daanan mo lang yan at huwag tambayan. Pagkatiwalaan mo ang Diyos sapagkat siya'y nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sa paglapit mo kay Lord, tandaan ang tatlong K na makapagpapalago ng faith mo kay God. Una, karaniwan at normal lang ang problema. Remember, life is more difficult without God. Ang sabi ni Jesus, "Take my yoke for it is light." Pangalawa, kausapin si God. Ang sabi ni Jesus, "I am with you even to the end of the age." Hindi ka niya iiwan o pababayaan kailanman. Pangatlo, kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Jesus saves us from sin and helps us overcome our daily troubles. Always look for the good in everything. Adversities give us opportunities to trust, thank, and praise the Lord. Habang naglalakbay ka sa buhay, lumapit ka at manalig sa Diyos. Mahal na mahal ka niya. At pangako niya, ang lumalapit at nagtitiwala ay bibigyan niya ng gantimpala. Let's pray. Aming Diyos, sa araw na ito, bigyan niyo kami ng lakas ng loob at kalakasan na harapin ang bawat pagsubok sa aming buhay. Turuan ninyo kami na daanan lamang ang mga pagsubok sa buhay at palakasin ninyo ang aming pananampalataya sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So kapatid, ask God for wisdom to solve your problems. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hebrews chapter 11, verse 6. I'm Mari Kaimo. Thank you for joining us on Tanglaw. We'll see you next time. God bless you.